What's up, man? It's tutorial time, man. It's Jelos and welcome to my vlog channel. So ngayon mga master, isi-share ko sa inyo kung paano magkabit ng full haircloth sa coat mga master. So full haircloth tayo kakabit natin. So watch mga master para meron tayong ma-learn and enjoy lang. So let's start. So ayan mga master, ang ating kakabitan ng full haircloth ng coat. Ayan siya. So wait lang, ayusin natin ang ating camera. Be. So ayan siya. Ngayon, itong ating haircloth, ayan siya, full yan siya, full. Ayan. So medyo ano pala siya, no? Hindi pala kita ng buo. So ayan. So ngayon, paano natin magkabit? Ito yung ating haircloth, ayan, full niya sa full. Ito naman yung ating tela. Ayan, itong tela. Ayan. Piklapel ito eh, double braced ito eh. So ginawa ko lang siyang full haircloth. So ayan siya. Kung paano natin ikabit? Ang una kong ikakabit mga master, yung kakabit ko na lang, ito na lang may breast pocket. Kasi yung walang breast pocket, madali lang naman to sundan kapag magawa na natin yung may breast pocket. So una, ang gagawin natin, ilalalag natin yung ganyan. Ayan, ganyan yung ating haircloth. Ay, tela. Tapos, ang hanapin nating haircloth ay ito. Ayan. Ito siya. Yung haircloth na ginawa natin, ito. Ito yung ito yung dalawang haircloth. Ayan, sa kinabit. Ito yung siya. Ayan. Ayan. Kinabitan natin ito ng pangalawang haircloth. Tapos, ipantay lang natin ito dito sa AIDS mismo. Kasi ito, tinabas ko kasi ito, ng pantay mismo sa AIDS. Magre-recut lang tayo nito sa mismong AIDS ng tela. Ayan, magre-recut lang tayo. Tapos dito, magpasobra lang tayo dito sa ibabaw kahit mga 1/4 or 1/2. Dito sa shoulder, ayan, sobra lang tayo ng konti. Kahit mga 1/2 lang ay pwede pa siya eh. Tapos ayan na siya. Tapos dito sa laylayan, ayan. Ayusin lang din natin dito. So ngayon, unang ibibisting natin. Ayan, ganyan siya. So ngayon, bibisingan na natin. So magkabit lang ako ng tawag ito, sinulid sa ating karayom. So kapag nagbibisin tayo ng mga master, ang ating sinulid pa na nagamit ay puti. So ngayon, ang unang ibibisin natin dito mga master, itong AIDS, ayan, AIDS, pag ganun tayo sa haircloth. So ayos, kailangan maayos yung paglatag natin ng tela, no? Maayos siya dapat. Pati yung haircloth, maayos siya, ayan, ganyan. Tapos, ito i-ganan lang natin, bisin lang natin. So ganyan siya. Ayan. Sorry, hindi pala dito kasi full haircloth pala ito, no? Nakalimutan ko. Dito pala tayo magsisimula sa ating ito mga master, itong line na ito, itong line na ito, itong line 'yan. Tapos pababa tayo pag ganun. So, start tayo dito sa line. Pwede tayo sa line dito, ayan. Ipantay natin ito sa miss ano natin. Ito may guhit tayo dito, ito kasi masusunod. Ayan siya. Sundan lang natin yung linya. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos diretso lang natin to. Ayan. Tapos, itong mula dito, pasok lang tayo ng dito mga 1 inch, diretso na tayo dito. Mula dito sa inch na ito, itong inch na ito, 1 inch yan dito, diretso ka dito. Ayan, ganyan. 1 inch, or kaya 3/4, okay lang yan kasi meron tayong ano dito eh, tawag nito. Magre-recut pa kasi tayo dito, magre-recut pa. So, kahit mga 3/4 or 1 inch, pwede yan siya. Ayan, ganyan lang. Pero diretso lang natin to. So, diretso lang. Diretso lang natin, no? Tapos, lock tayo. So, ayan. Tapos dito ulit, start tayo dito ulit. Ayan, ganyan. Tapos, dahil nagkaganito na tayo, ang gagawin natin, ano natin to. Ayan, di ba naayos na yan? Ito. Ayan.
magbisting tayo ulit dito ng paganyan mula dito, kahit mga 1 on 1 na, pwede kaya 2 inches, paganyan tayo ulit. Bistingan pa natin ng isa. Ayan. Pero dito na tayo magbisting sa kabila. Hindi na tayo dito sa hair cloth. Dito na tayo magbisting. Ayan. Sa tila na mismo. Sa ibabaw na ng tila. So dito na tayo mag-start mula dito. Dito na tayo, ganyan. Ayan siya, ayan. Dito. Mula dito sa ano natin, ito siya. At least dito mga 1 inch, so di kaya 3 ports. Kasi magkakabit po kasi dito ng collar eh. Ayan, ilak lang natin. So pababa po tayo mga master nito, no? Pababa. Ganyan. Yung dala ng bisin natin, kahit mga 2 inches, okay lang yan siya. So, kailangan hagurin lang natin yung tela, no? Hagod lang. Kailangan flat siya. Ayan. Tapos, ito, diretso lang natin. Na tanggal pa yung sinulid sa karayom. So, ayan. Tapos, ang gagawin natin, itong sa bulsa natin, ipasok natin sa pocket. Ayan. Diba, ganyan din siya, ganyan. Ito, meron tayong pocket, breast pocket, ito sa pocket mismo sa front. So, ang gagawin natin dito, tandaan natin to, magbutas tayo dito. Medyo, pasensya na mga masera, may maingay dito, medyo ano lang. Ayan, tapos ito, mag-mark tayo dito itong, di ba ito yung bulsa, mayroon tayong tayo dito tayo maguguhit, ayan, dito tayo maguguhit. Ayan, tapos dito din naman, sa ating bulsa dito na tahe, dito tayo maguguhit naman. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, ito, butasan natin to. Butasan natin. Itong guhit na to, pasok lang tayo ng konti sa baba, no? Sa baba tayo mismo ng guhit. Ayan. Huwag tayo mismo sa guhit mismo para baba tayo sa bulsa. Tapos, pagbutas natin ganito, ayan, magbutas naman tayo yung paganyan, lampas naman sa guhit palabas, kahit mga 1/2 or 3/4. Pero sa akin, mga 1/2 lang to. Ayan. Tapos, itong edge na ito, dito sa, itong ito na pikit na butasan natin, itong hawak ko ngayon, tanggalan natin to ng isa, kadalawa kasing haircloth ito, bawasan natin to para hindi sa makapal. Itong isa, kahit magbawasan ito ng mga 1/4. Ayan, 1/4. So, ayan siya. Ngayon, kukunin natin yung packets bag ng breast pocket. Ayan, ipapasok natin siya. Ayan. Tapos, bago natin i-ano, kakargahan muna natin to, ikakarga natin dito para hindi siya magagalaw-galaw. Sa ano lang, no? Sa edge lang ng ano, no? Sa ganyan lang pagkarga. Sa tila. Tapos sa hair cloth. Ako na nabuhol-buhol pa. So, ano lang nito, no? Tsaga-tsaga lang. Kasi ano talaga to? Matagal-tagal to gawin. So, ang pagkarga din ito, paikis-ikis lang din mga master, no? Para, ano? Mapagkapitan lang yung hair cloth para hindi siya magalaw-galaw. So, dito lang tayo magkatagal kasi mayroon kasing breast pocket sa kabila. So, wala ng breast pocket yon. So, mabilis-bilis na lang yon. So, siguro din yung pagkarga nyo dito, hindi tatagos yung
pagtusok niyo sa karayom sa isang tila kasi masarado kasi yung bulsa kapag tatagos yung ano niyo, yung tusok sa karayom. So ayan. Ngayon, ito kargahan naman natin to sa ibabaw. Itong mismong pocket bag, kargahan natin to, kargahan. Ayan, ikagahan natin paikot. Ganyan ang pagkarga, no? Yung sakto lang, no? Hindi masyadong mahigpit yung pagkatahi talaga para walang laban na sikip sa mismong tela mismo. Yung ano lang, saktuhan lang. So expect nyo itong medyo mga master, no? Matagal to talagang matagal talaga to ituturo kasi maano to eh. Matrabaho kasi. Nabuhol pa. So ay yeah, ano lang natin, ilock lang natin. Ay, pagkatapos natin gawin 'tong mga master, ito naman sa taas, ito ilock naman natin 'to dito sa edge naman sa ating bulsa. Ayan sa ilock natin. Ikarga naman natin 'to. Pag ganyan ang pagkarga. Ganyan. Ayan. Ganito lang, pagkarga. Paatras lang, tapos tusok pa baliktad. So, ayan. Tapos, ito namang bulsa sa atin ang gagawin natin man ngayon. Ang gagawin natin dito, magbutas naman tayo. Kasi, ito naman, meron naman tayo, makikita tayo dito, ito. Ayan, meron tayo tahi dito sa ating bulsa. Ayan, ito yung tahi, ito yung ito yung sa baba na one lap na ating bulsa ng kambal tubig. So ito, magupit lang tayo dito. Ayan, gupitin natin. Ayan, ito yung bulsa. One lap yung bulsa natin eh. Ayan, ito siya. Tapos kung hanggang saan yung ating tahi ng kambal tubig, ito siya. Ito yun. Ayan. So, kulang pa. Bawasan ko pa. So ayan, ngayon, ipapasok ko na itong pocket bag. Ayan, papasok ko na yun siya. Ganyan. So ayan na siya. Ayan yung ating pocket bag. Nakalabas na siya. Ngayon, ito namang dito, ikakarga naman natin ulit yung kagayag sa ginawa natin sa breast pocket. Ayan, ikakarga natin. Para hindi siya matikwas kapag walang karga kasi titikwas kasi ito, pwede bumaba itong hair cloth na to. Kasi wala na siyang kapit eh. Tapos, pagkatapos ito sa ibabaw naman, tatapusin lang natin to.
Ayan, ganyan ang pagkarga. Yung paigis-igis pa rin to, no? Para kagaya sa nagkarga tayo sa laylayan, ganun pa rin siya. So, ayan, so tapos na tayo. Ngayon, dito naman tayo magkakarga paikot naman. Ay, mula dito, paganyan lang siya. Ayan, ito, paganyan lang, paganyan. Ayan, mula dito, paganyan pala, paganyan. Ganyan siya. Dito tayo mag-start tayo magkarga dito. Tapos, pagkarga natin ito, kailangan ayos lang yung tila at saka hair cloth kasi kailangan ito magpantay eh. Ayan. Ganyan lang, ganyan. Dukutin lang natin itong ano. Ito, kargahan din natin itong edge dito, dito sa allowance. Ikakarga natin yan siya. Ayan dito, sa blade at saka sa ano, no? Pinagdutungan ito ng blade sa ka-front, magkarga tayo dyan. Tapos dito na tayo sa hair cloth, ganyan. Ayan, idukot nyo lang pa ganyan. Tapos dito, paikas-ikas na tayo dito. Paikas-ikas na tayo dito sa side. Ayan. Hanggang dito lang din tayo sa ano, no? Sa may blade. Dugtungan ng front at saka blade. Magkarga. Ganyan, tapos, ito naman, ano natin, ganyan. Ayan. Ayan, dito sa ano, mayroon pa muna tayo pagkakapitan dito sa blade, ayan sa dito. Hanggang dito lang tayo magkarga. Ayan. Kailangan naka-plat ito, no? Kasi baka mamaya kasi hindi naka-plat yung ano, eh. Ito yung ating bulsa. Itong bulsa kasi pwede naman ito idiretso talaga pababa, mga master, eh. Pero ako, hindi na ako nagdidiretso. Ginaganito ko na lang. Tapos dito, pinapasada na lang yun dito yung sobra para wala na masyadong kakargahan. Pero usual talaga, ganito talaga pag ginagawa kapag full hair cloth. Ayan. So ngayon, na may karga na tayo dito, balikan natin ulit. Ayan. Magkakarga naman tayo dito sa side naman. Dito sa, ano, pag ganyan naman, pag ganyan dito, pababa. So, karga muna tayo. So, marami pa tayong kakargahan nito. Baka abutin pa tayo ng siyam-siyam nito. So ayan, so pababa tayo, no? Pababa tayo ng karga. Ayan, ito ay aguran natin pa ganyan. Dito tayo mag-start sa kanina dito, dito pa rin. Ayan, mula dito, ito mula dito sa ano natin, mga 2 inches. Ganyan. Ayan, tapos aguran natin pa ganyan. Ayan. Diretso lang natin to. Diretso lang. Pero ito, pwede na hindi ito. No? Pwede na tayong sumunod tayo dito sa ito. Itong front dart ito. Pwede na tayong sumunod naman dito. Pag ganyan. Pero ginagawa ko lang to para lang makuha nyo rin yung saktong proseso. Ayan. Tapos pangalawa, mula naman dito, ito nasundan na sumbay-bay natin tong dart na to, dart. Ayan. Dito naman tayo mag-start. Kahit dito mag-start tayo sa bandang gitna eh. Pwede yan. Ayan.
Ako dito sa Dart mismo, sa Dart. Ayan, pag ganyan. Itong bulsa, pwede nyo ipasok. Pwede rin ilabas lang. Okay lang din yan siya. Ayan. Para kasi yan, may hagod kasi yung pag ganyan, para pagpababa, asaktuhan yung haircloth sa saka sa tela. At pagkatapos dito, ito, pwede nyo itong kargahan, itong dart na ito, pwede nyo itong kargahan, itong dart na to. Ayan, pwede rin hindi na, pwede rin kakargahan. So, pag kargahan nyo yan, halimbawa, ganyan lang naman. Ganyan lang, ganyan. Dito ka magdokot, pwede pag ganyan, hawakan nyo lang yung, ano dito, allowance, kargahan nyo, pag ganyan. Hindi kaya, ganyan, pag ganyan, medyo may kahirapan na ito eh. Pero hindi na kayo mahirapan kasi may ano naman eh, may karga naman eh. So ganito lang, no? Iyan ako lang sa inyo. Ganyan lang. Ang pagkarga nito, huwag masyadong mahigpit ha. Kasi pwede kasing lumaban kapag mahigpit. Dapat maluwag lang. Mayroon pa rin siyang kung sa ano pa, clearance, ika nga. Pwedeng may karga to, pwedeng wala. Ano? Ikarga rin sa allowance ng dart. Kasi nag-ano naman tayo dyan, nag-partida naman tayo dyan. Ibali mayroon niyang mga pagkakapitan. So kahit mga ano lang to, kahit mga tatlong tusok, apat na tusok, okay lang. Basta lang mayroon lang, kunyari, karga. Kuminsan ako dito, hindi na talaga ako nakakarga kasi kuminsan parang hindi naman siya ano eh, kailangan parang kasi makagalaw-galaw eh. Ay, mga dalawa, tatlong tusok, okay lang yan siya. So ayan, nasa may karga na tayo. Ngayon, dito naman tayo magkakarga sa may bandang armhole pag ganyan. Tapos, gagbaba tayo pag ganyan. So ayan, dito... Itong sa ano na to, karga, kahit mula dito, mga ano yan, dito mga, kahit mga 2 inches, okay lang yan siya, 2 inches. Ganyan. Pababa. Pababa kayo ganyan. Pero dito, mga ano yan, na 2 inches din, na mula dito sa shoulder, 2 inches, dapat dito, 2 inches din. Kasi may ano pa yan na, magkabit pa tayo dito ng shoulder, saka manggas. Tapos dito, ganun din. Ihagod natin yung tela. So ayan. Tapos ano na tayo pag ganyan. Dapat ito pantay doon kasi di ba marka tayo dito, dapat ipantay natin yan siya. Ayan, kailangan maano lang natin yung hair cloth ma-idikit lang siya sa tela kasi para hindi siya maggalaw-galaw. Pagkatapos nito, magrikat tayo ng konti sa bandang armhole kasi nakapagpatapos na tayo sa armhole eh. So, ayan, irikat na natin. Ayan, ito, irikat na natin. Pag ganyan lang natin, ipatay natin sa tela. Ayan. So, ayan nga mga master, umuulan. Medyo maangat tayo. May dagdag-ingay. So, pagpasensyahan nyo na mga master, no? So, ngayon, nag-recut na tayo sa armhole, nakapag-bisting na tayo. Dito naman tayo ngayon sa pagkakarga mga master, yung pampantok. Ito yung pampantok mga master, ganyan siya. Ito, meron tayong guhit dito sa ating blade. Sa ating balik sa lapel, ito yun siya. Guhitan ko lang ulit. Ayan. Sana yung ating Dixon. Ito, iguhit ko lang ito dito, balik sa blade natin, no? Sa Dixon. Iguhit ko lang.
So ito siya, ito. Ay, sorry. Ito siya, ito. Ito yung ano natin, sa lapel. Ayan. I-recut ko lang dito sa may bandang ano natin. Neckline saka sa lapel. Ayan, nag-recut na tayo. So, patay natin sa tila. Ayan. May ano naman siya, may ano pa naman yan siya eh. Ayan, ganyan. Ngayon, unang gawin natin, pakargahan natin to. Ang ikarga natin mga master nito, kakulay ng tila. Ito yung tila na kakulay, yung pantahin niya talaga. Meron din namang nagagamit ito mga master, yung same color nito. Yung parang alam niyo yung ginagamit sa pang sigsag, pang edging, na malaking roll yan eh. Malaking roll na ganito. Yung manipis lang, ginagamit yon pang karga dito sa lapel. So, ituro ko yung paano pagkarga. Pero dahil wala ako, pwede naman yan sinulid. Ayan. Ganito ang pagkarga niya sa lapel mga master. Kasi kakargahan tayo natin dito ng masinsin. Ayan. Pag dito ito tayo magkarga mga master, hindi na tayo kailangan mag-lock sa ano ha, sa sinulid. Mag-lock, hindi na natin kailangan mag-lock pa. Yung para mag-ball pa sa dulo, hindi natin kailangan yun. Ganito lang pagkarga, ano? So, panoorin nyo na lang. Ganito. Ito yung guhit natin na sundan, no? Kasi mali yung guhit natin. Ito. Ito yun sa ito. Ayan. Ganyan lang natin to una. Ganyan. E ganyan lang natin to ganyan. Ayan. Kailangan nakatagos to ng konti. Ayan. Dito sa ano. Nakatagos yan. Pero hindi pa rin sa masyadong kita. Yung para naglilip ka lang. Ganyan. Ang pagtusok mo, pa ganyan. Tapos, paatras ka ng pa ganon. Ayan. Dito ka magsara sa guhit. No? Pa ganyan. Pa ganyan. Tapos, paatras ka kahit mga 1/4 or 1/2 ang ano yan mga masyadong no? Distance. Huwag kang lumaki sa 1/2 hanggang 1/2 ka lang siguro sa distance mo sa pagkakarga pa ganyan. 1/4 hanggang 1/2. Yung iba masinsin pa nga eh, umabot pa nga ng alos, wala pang 1/4 eh. Yung iba naman nasa 1/4, hindi kaya amor nasa 3/8 ganyan. Yung iba naman nasa 1/2 kapag medyo madalang. Pero kapag medyo barabara, ayan, ginagawa na lang kahit mga 3/4, 1 inch. So ganito yung pagkarga. Ayan. So matagal pa ito gagawin mga masa dahil panoorin nyo pa ito kasi meron pa akong kadagdagang ano nito, technique kung paano talaga ito ginagawa. Kasi unang ano pa lang tayo, utang bisting pa lang eh. Pupuno yun kasi natin ito ng bisting. So ulitin ko lang no, itong sinulid na ito ay pangkarga ito sa lapel. Ito yung ginagamit na pangkarga na kakulit talaga na mismo na sinulid. Pero mas maganda yung mismo pang-edging mga master na yung malaking roll yun na hindi sa malaking sinulid. Yung isang ano lang yun eh, isang himbla lang. Yung pang sigsag talaga. Yun yung ginagamit dito para hindi siya tawag ito sa tila. Magbakat. Kasi magbakat kasi kapag malaking sinulid eh. Gaya nito, malaking ang sinulid. Magbakat. Pero pag manipis lang na sinulid, hindi siya magbakat. Ayan. So yan, ganito rin siya no. Tapos dito, hindi na tayo dito sa baba. Kahit magtira tayo dito kahit mga ano lang, kahit mga mula dito sa bali, mga 2 inches pwede yan siya, 2 inches. Ayan, pwede rin, kahit mga 1 inch, okay lang. Yung iba sinasagad pa nga eh, pero ako hindi na ako masano nagsasagad. Ayan. Tapos diretso to kasi maglalagay pa pala tayo ng ano nito, tawag nito. Ito, lalagyan pa natin ito ng ganito mga master, oh. Kung mayroong ibang, mayroong nabibili ng ganito, dikit lang. Ito, tela, ito mismo, lining, ito ginagamit ko. Mayroon din namang, ginagamit talaga to para dito. Nilalagay natin dito mga master sa lapel, ito sa bali. Kasi ito kasi, bias kasi ito. Ngayon, nahihila. Ngayon, kailangan natin lagyan to ng mismong tila, ganyan. Itatay natin to ibibising sa kamay, para hindi siya mahihila, stable siya. At ang pagtabas nito, yung padiritso lang siya, no, para matibay, hindi siya na ano, kahit banatin mo, wala siya. Pag ito kasi, nababanat siya, ayan, no, nababanat. So, lagyan natin ito na ganito para wala siyang, ano, stable pa rin siya. Ayan. So, ganito naman paglagay niyan. Ayan. Diritso yan hanggang sa, ano, sa babae, dito, sa dugtungan mismo. Ayan, ako lang. Ayan. Ayan, igaganyan lang natin to, ganyan.
Mismo sa bali, no? Ganyan. I-ano ko na lang. Kasi dapat ng target itong mga master pa atras, hindi yung padiretso. Eh, dito na lang ako mag-start. So, ayan, dito ako mag-start, ganyan. Ayan, dito. Kahit diretso ko pa yan, ganyan eh. Ganyan, diretso yan siya. Sundan ko lang yung, ano, guhit, ganyan. Igaganyan lang natin. Ayan. Ayan. Yan na lang natin sa, maskin sa aircloth na lang, hindi natin tayo tatago sa tila, okay lang yan sa mga master. Ayan, ganyan. Paatras yung ano natin, paatras yung ano natin, beasting, pero pwede naman padiretso to, okay lang naman naman, pero ang ginagawa ko lang, pang ano talaga, paatras. Tusok pa ganun, tapos pang tusok ko pa ganyan, tapos ang takbo ko pa ganun. Ang tawag kasi nito mga master ay back stitch kita, kung tawagin nito back stitch, sa hand stitching mga master, no? So, hindi ko pa pala na ituro yung, ano, you know, hands, any kind of hand stitching, no? Kasi meron kasi tayong tinatawag na back stitch, meron naman tayong running stitch, meron naman tayong zigzag stitch, ayan. So wala pa pala akong tutorial doon, sana ito, ano ko rin yung maisingit. Ayan, ganyan lang siya. So, kailangan din ito, oh, itong paglagay nyo, kailangan banat din yun, oh, yung saktong paglapat din, baka naman maluwag, hindi mababanat pa rin siya, kung maluwag yung pagkakabit nyo, yung naglukot-lukot, so, kailangan diretso talaga siya. At hindi po ito bias, no, pero kailangan diretso siya para straight siya na, ano, para walang, hindi siya nababanat. Ayan, patapos na tayo. So, ayan. Ngayon, magkakarga pa tayo ng ibang karga pa. Ito, magkakarga tayo, sabi ko sa inyo kanina, magkakarga tayo, ganito naman. Pero di natin mag-lock lang ganun sinulid, no? Di natin mag-lock. Ang pag-lock natin, yung paano na lang, yung parang, yung magtahi ka lang ng ganyan, ganyan, tapos pasobra ka lang mo lang yung sinulid, ganyan. Tapos, ang distance natin ito, di ba nagtahi-tahi pa ganyan, iganyan lang natin, kahit mga 1/4 yung dito na unang tahi natin kanina, di ba, nagtahi tayo kanina pa ganyan, ang distance natin ito, kahit mga 1/4, iganyan natin siya. Ganyan. Tagos yan sa tila, no? Kasi kailangan natin kargahin kasi yung sa tila, sa kasayar cloth, eh. Tapos, ang distance naman natin itong, ano natin, karga, 1/4 hanggang 1/2. So ito ginagawa ko nasa ano ito eh, nasa 3/8. Sobra siya sa 1/4 at saka kulang ko lang naman siya sa 1/2. Tapos gulitin ko lang yung ganito pagtusok nito, pag ganyan tapos paatras ka naman pang paganon. Pababa. Pwede rin pataas, depende sa inyo kung pagpaganon ka pwede rin naman o paro lang din naman 'yon. Ganyan siya. At pagkatapos nito, mga dalawang karga, another technique na naman yung gagawin natin dito, no? Mayroon pang ibang technique ito kung paano talaga siya ginagawa. Hindi lang basta ganito mo, ginaganito mo lang yun ba para kargahan siya. At kailangan ko na yata ang umupo mga master kasi pag matanda na tayo, namamanda yung mga tuhod natin, no? Upo muna ako. So, kasi kailangan kasi talaga makaupo nito pag magkaraga, saka ano ka. Ayan. Nakatayo kasi ako kanina eh. Ayan, umupo na ako ngayon. So, ito, nakakaraga na, ginakaraga natin. At isa pang technique nito mga master, kailangan ko pang ituro kasi ito eh. Ayan.
busog ako ng sinulid. So ngayon, ang titignan naman ito mga master kung paano magkarga ng tama. Ayan. Ganito naman yan siya. Habang kinakarga mo ito, di ba? Unang karga, pangalawang karga, tapos magkakarga po rito pangatlo, di ba? Ang pagkarga mo ito, igaganyan mo yun sa mga master. Ipabilog. Ganyan. Bali, ito, ayan, nakaganyan niya sa nakaganyan. Habang kinakarga mo siya, nakaganyan niya sa dapat. Ang ibig sabihin, pinapakubkub kasi namin ito, ayan. Pinapakubkub natin yan siya habang kinakarga na natatapos yan. At kapag natatapos na yung karga natin, ang resulta nito, magaganyan yan siya. Nakakubkub na yung mismo, kahit hindi mo papalansay, nakakubkub yan siya. So, kailangan natin i-round niya pa ganyan, kailangan ibilo ganyan, para magkubkub siya. Ayan. So, kailangan natin ulaman yung mga masa, no? Kasi kung hindi natin alam yun, baka malo quality tayo. Sabihin natin, hindi pa talaga tayo, wala pa talagang alam, hindi pa talaga master, ganun. So, kailangan natin ipakubkub natin, ganito i-reno lang natin. Ganyan ginagawa ko, ginagawa ko siya, pero pinupold ko siya, ganyan, para makubkub siya. Para yung dito, walang sabaw yung dito banda, tapos makubkub siya ng ganyan. So, igaganyan natin siya. So, nakuha niyo ba mga master? Baka, sipin niyo, masyadong mga maarte nito mga ano, pagtahin ng Amerikana, pero ganito po talaga, no? Sa pull hair cloth. Wala tayong magawa kasi ito yung ano, ito rin yung natutunan ko sa iba eh. At nakikita ko naman, tama din naman siya. Maganda din naman yung kinalalabasan. Kaya, sunod na lang din tayo. Pagka ginagawa ko itong mga master, nakakatulog ako eh. Baka maya-maya tulog na ako ito pag ginagawa ko ito. So, kailangan ko kasing ano eh, yun na nga. Tuturo ko rito sa inyo para din naman may alam din naman tayong lahat sa mga gusto matuto din. Ang tawag nito mga ganitong klaseng coat, mga bespoke, ika nga, bespoke. So, bibigyan ko na rin kayo ng kunting tips, no? Kapag gumawa din tayo ng collar na pang bespoke, ganito din. Ganito pa rin yung sistema, pinapakubkub. Tapos dito, ang karga natin dito, hindi tayo susubra sa 1. Kasi meron pa kasi tayo dito, mag-recut pa kasi tayo nito, hindi tayo susubra. Ayan, huwag natin yung subra ng mga 1. Magtira tayo ng kahit mga 1/2. Kasi may ano pa yan, eh. Tapos dito, pwede nyo i-diretso muna nyo pa ganyan. Basta pag gano'n na ano mo, ang pabalik ka na lang yung pag ganyan. So, ayan siya. So, itong sinurid na ito na nakakarga dito, ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag medyo yung malipis yung tila, tapos wala pang dikit na gamit, pwede siyang magbakat. Kaya mas maganda gamitin yung sinurid yung pang sigsag na manipis lang. Kasi hindi yun basa-basa nagbabakat eh. So ayan, ito yung ano ko. Ayan o. Ito medyo nag... Ito dito pa nga nagkubkub na siya o. Ayan o. Binita, wala na siya o. Ay, kita nyo ba? Ito nagkubkub na nga siya o. Dito wala pa masyado. Kasi ano pa eh. Malaki pa yung ano dito eh. Sobra eh. Katapos kapag napupul pala tayo kung saan natin yung binibistingan natin, dito na tayo magkukubkub ha. Baka naman... baka naman dito na tayo nagtatahi tapos yung binibirog natin dito ito siya dapat kung saan yung tinatahi natin binibistingan igaganyan natin sa dapat ganyan ayan para yung kubkub madala niya. Noong bago pa nga ako nito, ang ginagawa ko, ginaguhitan ko muna ito kasi hindi nagpantay-pantay. Ngayon, medyo naka-adjust naman na din ako. Kahit naman hindi naman masyadong pantay, okay lang naman yan eh. Buta sa loob lang naman yan.
So kapag ganito, kailangan medyo mahaba-haba yung sinulid na gagamitin nyo para hindi kayo basta-basta mauubusan. Pero yung kaya lang, yung kaya nyo lang din sa isang hatak, ha? Hindi naman yung sobrang haba na dumidi pa na kayo na halos matamaan nyo na yung kabilang nagtatahi. Ah, baka naman matusok din sa karayom yung kabilang nagtatahi. Kailangan yung tamang isang hatak lang dapat, hindi yung sobrang haba din naman. Ang ano yung sinulid gagamitin. Tapos dito naman tayo sa taas, akit tayo. So gusto ko lang, ayan sa mga masara, ayan o. Ayan, nagkubkub na siya, nagkubkub na. Ano talaga to? Busisi talaga to? Buhol-buhol pa ang sinulid. Kaya nga pag ganito, kailangan mahaba-haba pasensya natin kapag nagtataya tayo ng ganito kasi mahirap eh. Pero yung ang ganitong procedure mga master, no, bihira lang to sa mga ibang tahian, no. Halos siguro mga 5% lang sa mga tiluring sa Maynila ang mayroong ganito na gumagawa. Hindi talaga lahat ng ganitong procedure ginagawa. Kadalasan talaga half haircloth lang. Ang full haircloth na kadalasan gumagawa, yung mga usually yung mga imported ganyan. So ayan, tapos pag gano'n naman tayo, so gano'n lang ano natin, para lang tayo naglalaro nito, habang naglalaro ka, antukin ka na. At pagkatapos natin gawin ito mga master, no, mag-ano tayo, no, mag-rika tayo sa haircloth. Maguguhit tayo sa kung ano yung guhit sa tela na sundan natin. Para sa pag-attach naman sa facing. So ayan, i-update ko lang kayo sa nakargahan natin, ha. Ayan, ayan siya, oh. Kita nyo ba? Medyo madugo-dugo, no? Ganyan sa mga master. Tapos kaya ayan siya, nag-cub-cub na siya, kahit bitawan ko siya, oh. Nag-cub-cub siya. Ganyan siya, ganyan yung kanyang resulta. Ayan, nakita ba na nag-cub-cub? Parang di yata, ah. Parang yata nakita sa camera. Ayan, nag-cub-cub siya, oh. Ayan, ganyan ko siya. Nag-cub-cub siya. Ayan, nakita ba? Ayan, oh. Ayan, parang gumanon siya. So, tuloy natin hanggang sa matapos. So, dito, kailangan tayo mag-territory kahit mga ito. Yung allowance nito na 1.5 dito, may tira ako, hanggang dito na ako nag-bisting, hanggang dito din. Dito sa kanito magtira ako ng 1.5 sides na to. Kasi may i-recut kasi natin yung haircloth yan, eh. Hindi kasi natin yan isasama sa tayo ang haircloth. Mababawasan natin yan sa mga master.
So ipaliwanag ko pala nito, no, bakit nga ba ang pagkaraga natin ito, hindi na lang didiretso natin pa ganyan, bakit pa ganun pa yung tusok natin? Ang inaano po kasi yan yung mga master, para, kasi kung didiretso kasi natin yung tusok yung mismo yung sinulid, kasi mga master, excuse me, yung tila kasi mismo mga master, pag didiretso ang sinulid natin yung pa ganyan, hindi siya nababana at hindi na siya nagiging flexible yung tila. So kapag nakaganyan kasi, ibig sabihin, meron pa rin siyang pangsyon na pwede siyang mabanat, ganyan. Hindi siya, kumbaga, ano pa rin, siya flexible pa rin siya. Kaya ako, kaya ang ginagawa natin, pinaikas-ikas natin yung pagkarga ng sinulid. Para may pangsyon pa rin yung tila na pag gumalaw, hindi siya napipix pa rin. Kumbaga, hindi nakaka-apekto yung sinulid sa kanya para siya ay hindi na makagalaw pa. Meron pa rin siyang pangsyon. Ayan, oh, ano na nga siya, nagbilog na nga siya, oh, ayan, oh. Kita ba sa camera? Ayan, nagbilog. Ito, wala, hindi na yan sa kanaka-ano, oh. Ayan, nakaganyan na siya, oh. Oh. Ayan. Bibilog talaga siya, pag ikaganyan ko siya, ayan, oh, bilog yan siya. Nagra-round. Ayan. Kasi binilog natin pagka-ano, pagkarga, eh. So, yan po ang tamang pag, ano, no, technique. So, kailangan alam din natin yan siya, kasi kung di natin alam, eh, sabihin sa'yo, ano pa talaga? Sabihin nila, kulang pa daw, kulang. So, magre-recut na tayo sa ating ano, hair cloth. Pabawasan na natin siya. Para sa tahi natin. So, ganito lang pag-recut. Ayan. Ito, putulin na natin to. Ito, huwag natin putulin to, no? Kasi pag tahi, pwede natin itong isama sa tahi, sa facing kapag ikakabit na natin. So, ayan na siya. Bumukul nga siya, oh. Yung kinargahan natin. Ayan. So, ngayon, i-recut natin. Guwitin na natin yung kung saan yung guwit ng ano natin ng sa tila. Para yun ang ibabawas natin. So ayan. Na guhitan na natin. So, ibawasan na natin itong ano, tila. Ay, tila, hair cloth. Tapos dito, magkakarga na naman tayo mga master nito. Magkakarga pa rin tayo nito. Hindi pa tayo tapos sa magkarga. Kakala nyo. Ayan. So ayan, rekata natin dito pa sa lapel. I-check ko lang. So, ayan.
Ngayon, magkakarga pa tayo. Ang karga naman natin dito, dito na, na ano, puro kakarga pa natin yung pag ganyan mga master, pag ganun-ganun. Ayan. Ayan, dito sa edge, kakarga natin yung pag ganyan pa sigsag. Ganyan. Ayan, pag ganyan ang karga, oh, ganyan. Yung para kagaya dito sa edge na sa bulsa natin ginawa, ganun pa rin. Hanggang sa baba na to, sa baba. Sa laylayan mismo. Ang distance nito mga master, ganun pa rin. Mga nasa 1/4, 1/2. Puro ang ibang kadalasan ginagawa naman nito, iba, inaano ito ng tila naman, tila. Ayan, tila. Yung parang ganito din, tila. Hindi kaya pandikit. Dinidikitan ito sa gilid para hindi sa bias kasi ito eh, bias kasi ito eh. Para hindi sa nababanat. Pero hindi naman na kailangan din, pwede naman ganitong karga lang kasi ang facing natin, diretso naman yung facing natin. So kapag naidugtong yun, naikabit na, hindi na sa nababanat. Pero okay lang din to, karga ganito. Ayan. Para pagkabit natin sa facing, eh, wala na tayong problema, dire-direso na tayo. Ayan na, ilapit ko lang sa inyo sa camera, ayan siya oh. Ay yung ating karga oh, medyo madugo-dugo ito. Ano yan, ang distance niya nasa 1/2 3/8 ang distance. Ayan, tapos i-guard na pa natin yung edge niya. Nakita niyo sa edge niyo ito oh. Ito. Ayan. Hanggang sa baba 'yan mga master nasa laylayan. So yung ibang mga video ko mga master, panoorin nyo na lang din oh, kung gusto nyo pa na ibang mga techniques, iba't ibang klase ng pattern, pagbuo ng coat, ganyan, pagkabit ng half hair cloth, pagkabit ng padding, paggawa ng bulsa, mga reversible pocket, reversible zipper, ayan, reversible pocket sa front, sa back, ng pantalon. Ayan, pwede nyo panoorin nyo yun para mayroon kayong kalagdagang kaalaman. Collar, kung paano mag-pattern ng collar. Lahat, lang iba-ibang klaseng pattern, mayroon kayong mapapanood dyan. I-click nyo na yung aking videos, channel, tapos videos, tapos scroll nyo na mga master para makita nyo lahat ng aking mga video tutorial doon mga master. Pati pagsusukat, yung measurement, pwede, meron kayo mapanood yung mga measurement, paano magsukat sa katawan, ng blouse, sa blazer, sa pants, sa polo, sa coat, sa gown, meron yan, panoorin nyo na lang. Kung paano magsukat, para alam nyo na lang din. Tapos, meron tayong gagawing pattern, meron tayong plot measurement, kung ilan yung ating i-add sa ating placing. Panoorin nyo din yan. Meron din akong tutorial dyan. Yung placing ng coat, placing ng pants, placing ng blouse, placing ng polo, merong slim fit, semi-slim fit, merong loose. Panoorin nyo lang yan. Meron kayo matutunan dyan mga master. Kung hanap nyo naman mga master kung paano maging sa mga beginner, meron din, panoorin nyo, mga beginner.
Pero siyempre, siguro magaling naman na kayo eh. Marami naman kayong alam eh. Kahit yung mga ano lang, mga iba-ibang techniques na lang. At sa ibang mga wala pa ako dyan mga master, abang-abangan nyo lang yung mga another tutorial ko dyan. Ay sa mga next upload ko pala, kasi hindi ko pa naman na-upload lahat. Sa mga pwede kong i-share. So abang-abangan nyo lang yung mga master, no? So ayan, dito na tayo sa Mandang Laylayan. Dito meron pa tayong kakargahan nito, ano ko pa rin dito sa inyo. So ayan siya, tapos ito, kahit itong allowance na ito, pwede nyo ano lang yan, bisting na lang yan siya, ganyan, pagdiretso na lang. Diretso na lang yan siya, ganyan. Ayan, bisting na lang to, bisting. O, karga na rin to eh, pero ano naman to, ganitong karga, okay lang yan siya. Sa laylayan, ayan. Tapos meron pa tayo isang kakargahan sa laylayan, kung paano, ganito din yan. Ayan. Itong fold niya, meron tayong fold dito. Ito yung guhit. Ayan. Guhitan ko lang saan na yun. Ito. Ayan. Kakargahan natin yun sa paganyan. Para pagtupi niya, magpantay pa rin siya. Hindi yung lamang yung tila o di kaya yung recluse sa ano. Hindi siya pantay. Ganyan pagkaraga. Basta may dikit lang sila. Tapos, pag tagos na sa tela, kailangan hindi sa basa nung kita, no? Yung parang nagkakarga din tayo dun sa ano. So, ganito lang. Paano ito? Pa-backstitch lang ito, backstitch. Hanggang dito sa may fold sa isang sa dulo ng haircloth. Yan ito. Yung dito pala sa laylayan, no? Hindi ito pantay, no? Pwedeng lamang yung haircloth. Mas maiksi ang tela, pwede na maiksi ang tela, mahaba ang haircloth, okay lang din yan siya. Mas hindi sa pantay para yung kapal niya, hindi siya mag-ano, biglang kapal. So, ganito lang, magkarga ng haircloth. So, ayan, patapos na tayo sa ating pagkarga ng haircloth. Ayan na siya. So, ganito ko paano magkarga ng haircloth, mga master, sa full haircloth ng coat, no? Tapos ito, wala naman tayong i-recut dito kasi na-recut naman na natin. Ayan, mayroon tayong guhit. Ngayon, kung paano pala magkabit ng padding mga master, panoorin nyo lang yung aking isang video tutorial kung paano magkabit ng half haircloth kasi nandoon yung kung paano magkabit ng padding mga master. Tapos, dito naman sa kabilang parts mga master, sa isang parts, ayan, ito, same procedure pa rin yan mga master kung paano naman magkabit. Ayan, ganyan. Iganyan nyo lang sa ganyan. Kung ano yung ginawa natin paggabit dito, ganun pa rin dito. Kaya lang, wala na itong breast pocket. Ayan, ano ko lang, no? Itabi ko lang muna itong natapos ko. Wala na itong breast pocket. Ito na lang yung gagawin ninyo sa ito na lang, ito. So, same pa rin yung pagkakarga dito, pagbibisting, ano? Same pa rin siya. At pagkatapos, alam ba, ito, natapos na. Itong isa, natapos na din, kagaya nito. Ayan. Alam ba, ito, tapos na. Ayan, tapos na siya. Yung isa, tapos na din. Ang gagawin nyo, ano ba ito, isa natapos na ng isa. Bago kayo magkarga dito sa edge na ito, kailangan itsapan nyo muna itong isa para magpantay sila mismo pareho. Ganyan. I-recheck nyo kung paano pantay talaga siya yung pag haircloth, bali sa haircloth. Ayan, yung bali ito sa lapel, ayan, kung pantay siya. Para yung pag-recut nyo, mapantay nyo na. Hindi yung nag-recut kayo tapos hindi naman sila pantay, no? Ayan. Pantayin nyo siya. Ganyan. Tapos, ayan. Diba, ganito na siya, ikakabit nyo na yung piecing sa lining, ganyan. Pwede nyo panoorin yung isang aking video mga master kung paano magkabit ng piecing saka yung front na ganyan ito. Kasi same procedure lang din sila nito, no? Same procedure lang din. Pero ganito lang nyo lang naman ito eh. Ito yung tela, ganyan. Ito yung piecing. Itsapan nyo lang din pag ganyan.
Ganyan. Same procedure nito sa isa, panoorin nyo lang din. Ganyan. Ang unang gawin nyo, itong lining na ito, pantayan nyo dito, itsapan nyo yan pareho, pantay. Ganyan, pantayan siya, dapat. Ayan, ganyan. Pantay. Pantay na pantay natin, no? Pantay. Ito walang dikit ito, hindi ako nagdikit nito. Kasi ano nga gagawin ko dito, eh, pull hair rule to. Tapos, pagtsapan natin ng ganyan, pantay natin. Ayan. Halimbawa, ganyan na sa napantay na sa, okay na tayo dito sa edge. Halimbawa, ganyan, dito sa kabila, okay na tayo. At dito, okay na tayo, napantay na natin. Halimbawa, ang gagawin natin, iguhit natin itong edge na ito, itong edge na ito mismo sa tila ng ginawa natin, itong edge. Ayan, iguhit natin yan siya. Tapos, pag maguhit natin, halimbawa, ito, guhitan ko siya. Ito, guhitan ko. Sa edge ako ng mismong tila, no? Sa edge ng tila. Ayan, halimbawa, naguhitan ko na, ganyan. Ba, naguhitan ko na. Kung saan yung guhit dito, ayan, kung saan yung guhit, dito ko itsatsapa yung edge na yan sa tahe. Halimbawa, ito yung edge. Dito ako mag, ilalagay, itapat yung edge ko sa tira sa front. Dito na ako magtatahe. Pantay na siya. Pati ito sa kabilang facing, pantay na siya. Ibig para magpantay yung dalawang facing kapag ikabit sa parehong front, mga master, no? Tapos, pwede nyo yung panoorin yung isang video ko nga, mga master, sa kung paano makabit ng front parts at saka sa facing. Kasi nandun din kasi yung mga masera kung paano magbuo. Ayan. So, same procedure lang yun sila. Same procedure. Kung mas maganda kung panoorin yun, tapos panoorin nyo rin to para dagdag kaalaman nyo rin, mga master, no? So, ayun po mga master, medyo napakahaba po ng aking video ngayon, mga master. Dahil nga matagal talaga ito ituro, pero pinagsagaan ko na lang para din sa atin lahat. So, please like, share na lang, mga master, no? Please like, share, comment, and subscribe. At, ayun po, magandang salamat, mamaray po salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat. So, ayan siya.